my channel. This is Pinoy Mechanic again. Sa araw ito guys ay mag papalit po tayo ng valve seal ng sa kanan na ito, Ford Grand Victoria 2010 model. So ang ating balitang buo ngayon guys ay valve seal ng makina, dahil itong sa kanan guys ay mausok na. So ngayon pala guys ay ating ipakita sa inyo kung paano ito ikabit with a simple tricks with Pinoy Mechanic. So kung interesado ka sa aking vlog for today guys, let's continue watching. So ayan guys no, ito na pa yung makina ng sa kanya ito, Ford, be it engine 4.6 liters, ayan. So kung makikita nyo guys, yung makina, binuksan ko yung valve cover nya. Sa mga itong makina pala guys, ay yung iba tinatanggal pa yung cylinder head para lang magpalit ang valve seal. So sa araw na ito guys ay atin lang po siyang dudukutin with a simple tricks Pinoy Mechanic. Ito po ang kanyang valve seal guys na bago. So ayan, ito po ang ating ikakabit dyan, i-install sa makina sa madaling paraan. So gusto ko lang sabihin sa inyo guys, ang pagpalit po ito guys ay napakasimple lang, hindi mo siya nang mahirap. Ang ating lang gamitin na pang dukot sa valve seal ay ito. Ayan, ito po ang kanyang special tools guys. Ayan, sa araw ito guys, tuturuan ko kayo paano ito gamitin with a universal ratchet. Ayan, yun po ang kanyang pares sa pagtanggal ng valve seal. So ang unang proseso pala guys sa pagtanggal nito, ayan, una ikuha natin yung piston, top dead natin. Kailangan yung piston naka top dead or nakaangat. Ayan, mamaya ipakita ko sa inyo kung paano i-top dead yung piston nito para yung barbula ng makina ay hindi malaglag. Kasi once na yung piston guys ay ating i-top dead yung barbula, siya po yung tumutukoy sa barbula para hindi malaglag. Kasi pag hindi natin i-top dead yung makina, pagtanggal natin sa valve block, baka pag pagtanggal sa valve seal yung barbula, baka malaglag sa loob, ay delikado po dyan guys. Kaya sa araw na ito guys, ipakita ko lang sa inyo kung paano ito gamitin with the simple way. Alright, so ayan guys ah, bago po tayo magtanggal ng valve block at saka spring, dapat natin siguraduhin na ang piston ay nakataas katulad nito. Ayan, ayan, tapos yung cam lug nya nakaganyang posisyon yan. Ayan, ayan, nakasalitan siya dito yung cam lug nya, yung cam lug nya andito isa. Ayan, yan ba ay sinyalis nga yung piston ay naka-top dead. So ngayon proceed tayo sa pagtanggal ng valve block. Ayan, yung valve block na yan. Ayan, dalawa. Once na ma-top dead na yung kwan guys, yung piston, sabay itong dalawa at tanggalin natin. Ayan, dalawa po yan sabay. So ayan guys no, ang pagkapit pala ng gaya itong special tools guys ay ito. Ayan, yung palang ratchet, kailangan siya ipasok dito. Ayan, ayan, ganyan lang yan. Ayan, so okay,
Lu mana kayak gitu? Patay mo patay. Mata sa gitay. Dua pala mo tuhi. So ayan guys, ganun lang kasimple guys, magtanggal ng ano, ball block. Ayan. Basta gumamit lang kayo ng magnet pang tanggal, ayos na yan. Ayan, natanggal na natin. Sabay, ayan, isa. Dalawa. Oh. Yun na yan. So ayan guys, nakabit natin yung valve shell. So ngayon bit natin yung valve spring. Ayan, sapay po yan. Dalawa. Tapos kabit nyo lang yan ganyan. Isintro sa valve shell. Ayan. Ayan. Yes.
So ayan guys, ganun lang kasimple guys, magkabit ng valve seal. So ang naka laking hirap lang guys ay yung pagkuan, yung pag-ipit ng spring. Kasi kailangan kasi siyang ano yan, pigilan talaga para yung spring ay may press mo siya pag ganyan. Yan. Pag ganyan, may press mo siya, kaya dapat maginisto ka, baka kasi yung spring pag lumihis, lumipad, kayo na yung delikado, kaya naglagay po tayo ng tissue sa mga butas-butas para kung malagma yung lock ay hindi pumasok sa loob ng makina. So ayun lang guys, sana nakapulot kayo ng kalaman for today, Pinoy Mechanic. Kung sa mga nanonood dyan, pakilike and share and subscribe this video, and don't forget to follow my Facebook page, Pinoy Mechanic, once again. Thank you. Yeah.